dito dalawang as a tandem. As a tandem, oh, kumbaga for Evos Legends, they have the PNK and Roger. Sa mga ibang tournaments, nakita natin yung potential ng ganyan lineup. May crowd control ka na, tapos may continuous damage pa for the Roger. So maganda-ganda to. Oo, for Bren Esports talaga, kailangan talaga tumaba dito ni Cartesi. Or kung gusto ng Bren Esports, ilayo nila kay Cartesi yung clash. Kumbaga nag-iiba yung rotation nila, pataliwas. Oo, oh, nako, for this fight mga kaibigan. Eh, Bren Esports, wala din naman sila dito. Ay, meron pala. Kufra nga lang, pero level 2 pa lang. And on the other side for this Evos Legends, hindi natin sure kung, ang pampopronta nila dito, aso na din. Pero parehong aso to, isang tank na aso at isang, defensive, dog style play style, mga yung mga ano natin dito. Pero ito, yung sinasabi natin, grabe din kasi yung ano, so dami pang hold pala dito na Evos Legends, mga kaibigan. Pero sa bottom lane side, si Ribu wala ng buhay, and that is the first blood for one of Evos Legends. Oops, diretso lang, hindi nakasagot ang Bren Esports for that. Daki, mukhang madadamay pa din yata for that engagement. Pero here comes Roger, pasok in. Eto na, ang dragon, ako po, at laban na. Pero oops, disengage na lang din, nagtatakbo ang Evos Legends, mukhang wala ng buhay for that. Hayabusa completes the kill, mga kaibigan, by killing Rexy for the Cyclops. Here comes the backup, si Rek kasama na. Medyo wala na ibibigay na damage, pero si Cartesi dito hindi makatakas. Flap TZ for the backup, and a crowd control, one with another. Napunta pa nga dun sa ano, sa Roger yung kill, kahit nasa super layo niya. So yung natin score, mga kaibigan, ito yung sinasabi natin for Evos Legends. Regardless, kapag may nakikita sila at may kaya pati silang imbitaw na skill, binabato nila ng binabato, saktong-sakto pagdating ni Reynos, bumalik yung mga tumatakbo kanina. Exactly. Parang ano, makakita ng kalaban, auto-pindot ng skill, di na kailangan pang pag-isipan. Basta't ang mindset nila dito, bawasan lang ng bawasan yung Bren Esports. Pagkakayang patayin, edi tuloy mo. Pag hindi, edi wag. Oo, gano'n. Bawasan lang ng bawasan. Matapang dito nga yung Evos Legends, mga kaibigan. So, I guess for Bren Esports, kailangan makita natin ngayon yung full potential ni Hayabusa. Mabilis na naman mag-farm yung Hayabusa. So, pwede sila mag-opt to go for the split pushes muna, gank, tapos ko na objective against the team. 3-1 ang ating score. Again, 9K gold versus 8K gold here for Bren Esports. We have the turtle objective now for the both teams. Ang ano lang dito sa Evos Legends, meron pa silang PNK. Oo, eto na. Ate Chanti, maglalaban na naman ulit. Ulti dito para kay Rexy. Ginamit na lang din for that Daki. Real quick lang, si Flap TZ. Naku po, nangungulit-ngulit. Gusto kong mga labet. Pero uy, wala na buhay si Zayz. Baka nga lang ma-turn around. Medyo delicate. Ang lalim na ni Flap TZ. Malalim si Flap TZ, mga best up. Eto na ang chance ni Juan. Pero eto na si Car TZ for the backup. Quad away para sa kanya against the Juan ngayon sa ating laro. Meron siyang ulti though. Pero hindi niya i-op na gawin. Si Tuatok. Level 6 versus level 7 pala dito. So, kitigay damage, mga kaibigan. Critical ay pumipitek. One with that kill. Oy, did it! Patay pa rin! Nalipat ng kahit dalawang damage output, mga kaibigan, doon sa minion nakasama. Oops, eto na. Napakalalim lang din nito ni Kuya Bahan. Ako po for his export. Boom, tinamaan ng malupit. Pero yun nga lang for that flicker. Saves his life. Grabe ano dito. Dito natin nakikita na grabe yung importansya ng flicker, mga best swap. Nakita rin natin yan kanina. So far for Evos Legends, talagang trabaho. Pag kailangan tumakas, flicker ang gagawin. Turtle, nakuha rin nila ngayon sa ating laro. Pero pag ito objectives naman, pwede sa turret, lamang sila ng isa. Or nakasira sila ng isa against Bren Esports. Ang kinagandahan dito, hindi pa rin sumusuko yung mga mid lanes. At nakakaroon ng opportunity si Ribu or si Joet sa may top lane side to farm at pangatin ang kanilang minion wave. Exactly. So nakita nyo naman doon, mga kaibigan, yung flicker. Flicker technique naman ng Evos Legends. Pero eto na, mukhang si Ribo dito, delicate sa top lane. Cooldown din flicker niya. Napagamit lang ang stoppable force. Lalaban mo doon sa Farsa. Feather airstrike para kay Few. Pero naupo, kapos sa damage. Grabe! Dito ginangat nga at ng isang tutang pikit. Lalaban! Pero nope, dito si Few nako. Delicates lang din. Uy, grabe yung suon din na ginagawa dito na Zayz. Talagang pinaporn niya yung aso niya. Kasi gusto ko dito ng Evos Legends ito sa may top lane. At na yung last insight para sa mabilis. And that is it. Third objective for Evos Legends ngayon sa ating laro, 2-7 at score. Ito pala nag-comment yung isa sa ating pinaka-resourceful na source. Resourceful na source. Ano pala yan? Account pala talaga ni Lasty. Nag-change name lang siya ng Daki. Okay, sure na guys. Pero pag naman tatanong kung sino si Daki, siya talaga si Lasty. Huwag na tayo malito. Mga besiwa. Pero ito pa rin tayo sa ating laro, 2-7. We have Evos Legends.
nakasira sila dalawang turret, dalawang first turret dito against Bren Esports. Mm-hmm. And for Bren Esports, yung Hayabusa nila, inaano muna nila, pinapa-side lanes muna nila para mag-clear ng mga minion wave, mm-hmm, at para magpaangat. So yun yung kailangan bantay naman ng Evos Legends. Exactly. So for this mga kaibigan, 2-7 na ang ating score. Another one, Daki dito, napawasok na lang din. Pero nakupo, laban pa with that bouncing ball. Disengage lang muna, ladies and gentlemen, yes, for this ban. Insanity! Pero walang mauli. Laban pa din si Ribo dito, wala nang buhay mga kaibigan. Disengage for Bren Esports. No, kumpo na pala pa si Pew, mga beso, pinasok ka dito ang Bren Esports. Pero kita natin ngayon, grabe yung zone out na ginagawa nila. Talagang gitna ng dalawang torre, pa yan, no? May torre pa. Pero gusto lang pasukin, ganun sila katiwala sa damage nila. Pero Cartesi dito with a kill. Nasaktuhan lang naman dito ng kanyang skill. Pero buhay pa din dito si Yuzong, mga beso, same goes with Cartesi. And for that one, 1-for-1 trade ang nangyari. Grabe mga kaibigan. So for that, sobrang asim kasi din ng Evos Legends. Nag-pay off yung ginawa nila doon. Pero to si Rex, si ladies and gentlemen, mamamatay pero sa flicker out and a quad shadow out din for Cartesi. Grabe, okay, talagang kinakapitalize nila in yung flicker to escape clashes or engagements. Oh. Hindi nila ginagamit yung flicker pang go. Ginagamit nila pang out. Pang out, yeah. Totoo talagang napahay. Napaya tuloy tayo, mga besties. Pero ito na, mga besties, boy pa rin si Cartesi dito. Ginamit niya yung ulti niya. We have the last insanity for Bajan or this Xborg. At habang nangyayari yun, yung Roger na doon sa top lane. So ito yung mga isa sa pan natin sinasabi for Evos Legends. Masakit din yung Roger nila. We have the Thunder Pearl per se, so that is additional slow. And for the hold, parang ina-hold minsan dito ni Rexy, mm-hmm, o yung Cyclops, napapansin ko is yung mga tank. Para wala mang proteksyonan. Oo, tama. Ajan talaga. Opa, nakakita. Unstoppable for strike. Talaga lang din. Ojector libre kill. Para yung Kuya Ribo natin. Laban pa si Daki dito with that setup. Para kay Lasty. Lalaban na lang mga kaibigan. Wala na buhay si Juan. Try to escape. Gamit na lang din ang last insanity. Ladies and gentlemen, Juan has been taken down for this Roger na napakakulit. Here comes Cartesi. Mga kaibigan, wala buhay dito ang Evos Legends. Pero lalaban lang din naman. Bajan, if ever meron niyang immortality plus the Piraga armor, Red Steel, almost full in life. Dash. Napakasakit ng Uranus. Oh, at down top. Okay lang mga kaibigan. Minsan kailangan natin bauntog para matauhan. Oh. Yun, 6-3. Easy. Ang ating score. First wipe out na naman for Bren Esports. Na doon, okay. Buti madami pang tore, no? Oo, oh, feeling ko nga lang doon. Pumasok si Cartesi. Ang inultihan niya kasi is yung Xborg, eh, merong immortality. Pagkapuhay kasi na Xborg, meron pang Firaga armor. Kaya naiwan siya with Uranus tsaka ano. Although, maganda pa rin yung backup niya doon, hindi lang nga na-execute ng tama. Mm-hmm. Again, for this one, 6-13 for the score. For Bren Esports, kinagandahan, meron pa silang yung kalahati ng TZ Brothers. Meron pa si Flop TZ. Pag sumama siya sa team fight, mm-hmm, at naging full potential na siya in terms of sustain and damage, may hirapan naman dito ang Evos Legends. Baka pagka nagka-Queen Swings yan, mga kaibigan, mag-BOD ata si Flop TZ dito. So, wala. Sa bagay, hindi na rin naman masyado binabloodlust ox, ladies and gents, yung Yuzong, most likely. So, 6-13 pa rin ang ating score. First Lord is now up for this 9 minute and 25 seconds. Medyo maaga nga naman dumating yung Lord dito. Item so, check. Ayan si Bajan. Mga Messi Wap. Ha, hinabol ng dragon. Pero wala na buhay si Flop Team doon. Nako, mas malakas ang aso sa dragon, mga kaibigan. Si Pew, wala na buhay. Ito naman, isang ibon. Naku po, punong-puno na ng hayop dito. Ayun, lalaban pa si Daki. Mamamatay lang din naman. Laban for the triple kill para kay Roger. Ito na, kachang. Naglipalit ng baril, mga Besti Wap. Si Cartesi na iwan, mga Besti. Ang kulit ni Rek. Tingnan nga ang team ng Bren Esports kung sino pang kontra nila doon. Kailangan lang dito pang vlogger yun si Joehead. Okay, so wala silang AOE pala na yun din isa sa problema. Wala silang AOE na magbubuhat nung kanilang anti-life steal. Cartesi is down. Mga kaibigan, single target kasi si Joet. Pag tumamalay yung missiles, tsaka mag-activate sa pangmaramihan. Kaya usually sa mage siya nilalagay. Exactly. But anyways, guys, top farmer pa rin sa ating laro is this Roger with that 8K. Hindi masyadong, medyo malaki though. Kasi meron na nga Lord dito na kukuhanin ng Evos Legends. At hindi nila ma-burst totally si Rekt. Oo, tama ka dyan na Ate Shanti. So for this, ladies and gents, Lord has been taken by Evos Legend. Legend. And tingnan natin mga kaibigan how Bren Esports will react on this heavy pressure na naman ang gagawin dito, mga kaibigan. Pero wala namang skill dito yung Lord. Di pa naman siya enhanced. So mabilis-bilis lang depensa to ng Bren Esports. Meron namang Feathered Airstrike din.
para sa mabilis ang ano, minion wave control. So, we'll see. Yun nga lang, later on, mas parang mas masakit talaga si ano later, si Juan. Kumbaga, fighter ano? Marksman kasi si Juan, eh, unlike dito for Bren Esports, pag wala na burst si Carl TZ, parang mahirapan na mag-out na lang siya agad right after the ultimate. At saka yung Evos dito, grabe yung zone out. Kanina pa na ginagawa, yung nasa gitna ng dalawang tore. And this is the Lord, mga kaibigan, dinedepensa na Bren Esports. Kumata na si Fire sa grabe yung damage nga dito at hindi binibitawan nung top lane side or ni Johead ang tore na yun. Pero grabe yung damage sa kanya. Abus-buso yung buhay nyo kung tutusin. So, for Evos Legends, hindi nila pinilit. Naku po, pipilitin pala. Sorry, my bad. Pero naku po, si Pew, wala nang buhay din. Ladies and gentlemen, pero here comes the dragon. Naku po, ako ang dragon ni Rekka. Lalaban ako mag-isa. Here comes Ribo as well with that injector. Naku po, damay pa sa unstoppable force. Patatapan na lang din, mga kaibigan. Eto na, mga kaibigan, si Rek, napakakunat lang din naman. At kita natin ngayon ni Evos Legends. Talagang agresibo, garantisado against Bren. So, for Zeus, may immortality pa yan. At si Rick talagang walking fountain. Mga best of ngayon sa ating laro, napahirap for them to burst this one out. And, M1 TP. Oo, M1. Bagay, nagpapakilala lang mga kaibigan na galing sa M1 nga naman. M1 champion represent Evos Legend. Ito na, si Bajan has been taken down. Gamit lang naman ng Rubik's Cube dun. Si Cyclops natin. And, mahirap ngayon to for Bren Esports, no? Ubus ang tore nila. Oo, kumbaga, ang problema dito, crucial for Bren Esports, dapat hindi na nila pansinin yung Uranus kasi sobrang hirap para sa nila i-burst ng Uranus. Pwede kasi ang gawin ng Uranus, mag-ikot-ikot lang siya, pagulo, tapos pipilitin siya pati ng Bren Esports habang sinisira ng Evos Legends yung base nila. So for Bren Esports, ang pinakakailangan nilang gawin talaga dito is depensaan ang kanilang, kanilang base or else talagang may hirapan sila pa na patagalin pa ang Atenero. We have the immortality here for one, which is a 10-1-4. So out of all the crashes that happened for this both teams, isang beses lang namatay yung Roger. Ooh, tingnan mo nga naman. Tapos 10 yung pinatay niya. 4 na assist. 4 lang ang nawawala sa kanya dito to perform the 100% KDA score. Mga ibigan, napalupit naman sa mat. Pero heto na, 818 ang ating score. Besties, 9K gold lead or 11K gold lead din ang meron for this Evos Legends. Noong hirap ng ano nito, Bren Esports, wala na silang tore. So ngayon, tapos kompleto pala pa. Evos Legends. Kumbaga mga tatlong wipeout. Dalawang wipeout. Dalawang wipeout, no? Plus alert. Plus alert para dito sa side. Pero yung gala, si Lasty nasiraan ng immortality. Plus the last insanity. Monster kill para kay Juan dito. Pinasok lang flap TZ. Tumatakbo para sa kanyang buhay. Pero si Rek, napakakunat lang tinamaan. Kay TZ, nandun na rin. Few for the backup. Pero nakapasok na at nakaready ang Evos Legends. Naku, meron silang... Inabangan. Oo, meron silang panghuli sa ano, sa Hayabusa. Sa bagay, isang maganda nga naman yun, no? Yung second skill ni Cyclops para kahit mag-ulti-ulti si, ano, si Hayabusa, eh paglabas, pum, sa pool lahat. Pero ito na, laban na, Rebo. Wala nang buhay lang din. Naku po, ito na yung Rubik's Cube. Pum! Uy, tapag-flicker out lang si Kuya Few. Disengage, ladies and gents. Baata po sina ng Evos Legends. Ang laban na ito, nahihirapan ng Bren Esports to come out from their base. Laban. Ito na yata, mga kaibigan. We have Lusty and Few para depensa ang kanilang tore, patay si Rek. Habawas. Walang minion wave if ever. Ngayon pala padating para sa Evos Legends. Kaso na zone out dito si Lusty. Ito na ang minion wave. Si Juan na wala ng immortality tower lock para kay Zeus. Naku! Bang, this is it. GG push for Evos Legend. Na-off.